Okay, morning good mga kasiyasat. Naway manatili tayong ligtas sa anumang kapahamakan. Stay at home para sigurado. Okay? Ngayong araw, ang tatalakayin nating paksa ay tungkol sa politika. No? Tungkol ito sa mainit na usapin. Na, dahil sa panawagan, magbitaw sa tungkulin si Secretary Duque ng Department of Health. Okay? So, just recently, nagsumite ang Senado ng isang resolution. No, pirmado ito ng at least 14 senators, no? So majority 'yon. Sumiti sila sa pangulo at nakapaloob sa nasabing resolusyon ang kanilang kahilingan na pinagbibitiw na nga si Secretary Duque. No, bagamat ang presidente, no, bilang tugon ay minabuti niyang manatili si Duque. So in other words, hindi niya sinang-ayunan yung nasabing resolusyon. Instead, in-encourage niya so si Duque, no, to prove his existence and prove na mali yung mga senador na yon. So wala tayong magagawa doon. That is the prerogative of the president being the chief executive. Okay, now bigyan natin, gusto kong bigyan diin, no, dito sa ating discussion kung kailangan ba talagang magbitaw, no, si Duque o hindi, no, kasi alam naman natin mga kasiyasat, no, ang mga senators na yan, mga ano pa ang mga yon, no, may mga abogado doon, no, at saka alam natin na mga kaalyado ni Duque yun, no? But still pumirma sila sa resolusyon, no? Surely meron silang facts and circumstances, no, na naging batayan nila kung bakit nila pinirmahan. And of course, bago nila inilagay yung pirma nila, tinitiyak ko na dumaan yan sa mga abogado nila, no, nireview yan ng kanilang mga legal counsel. So, when it comes to legitimacy, ang pinag-uusapan, no, conclusively, no, that is legit, no, and with sense. Meron yan rason, may facts yan, no, talagang pinag-aralan nila yan. Hindi kasi tayo nakakuha ng kopya ng resolution, tumitingin tayo kung may pinost sa ano. So far, hindi pa tayo nakakuha. So for that matter, we cannot give further comment, no? But as I've said, hindi pipirmahan ng senador yan kung walang legal na basihan. No, although may, as we heard in the media, na ang mga ilang rason ay una, magulo at walang sistema si Duque, which is nakikita naman natin, no? Bilang mamamayan, no, nakikita natin kung ano yung action ng government as a whole, no? Pero siyempre ang DOH kasi ang lead agency, no? Sabi nga ni presidente, inaantay niya si Duque kasi siya abogado, siya si Duque health expert, kaya magre-rely siya kay Duque. Okay? So ang highlighted dito kaya kung bakit magulo, yung advisory, yung latest advisory of the DOH tungkol sa misting, yung mga pag-spray-spray sa mga kalsada, mga public places, no? Wherein binawi nila ito, no? After a week yata yun, or 2 weeks, no? Actually, maraming nag-react doon sa part ng LGUs. Hindi lang naman LGUs, lahat. Nung sabi nga ni Congressman Dan Fernandez, kung kailan almost complied na sila doon sa kanilang operation,
saka naman magbibigay ng advisory yung ano. So ano ba talaga? So yun yung isa sa pagkukulang ng DWIDS. Kaya siguro, no, sinasabi na medyo magulo at walang sistema. Okay? Wala rin daw transparency, no? Sa nakikita ko, no, hindi ko alam kung nagkulang yung media sa pagpapalabas ng mga advisories, no? No? Pagdating sa action plans ng gobyerno. Meron naman tayong ilang nakikita, pero yung result kasi ang tinitignan natin dito eh. No, hindi ko alam kung sadyang matigas yung ulo ng mga kababayan natin o kulang lang talaga sa paliwanag. Ang parang nakita ko lang na medyo kulang dito is pag nagkakaroon kasi ng briefing, yung updates, parang hindi yung, ang gusto ko sana kasing makita is yung action taken ng gobyerno pagkatapos ng isang araw, no? Nakikita ko to sa mga ano ng LGUs eh, dapat may consolidated na action taken kung ano yung ginawa ng ganitong probinsya and so on and so forth, at saka kung ano yung ginawa ng pamahalaan, no, yung national, kung ano yung ginawa ng national. Yun kasi yung parang wala akong nakita, no. Kaya parang ano eh, parang mas na, parang mas nanaig pa yung gutom na inaasikaso natin kung paano natin i-address yung katigasan ng ulo ng tao, tsaka kung paano natin ina-address yung pagbibigay ng food pack relief, at tsaka yung controversial na DSWD na yan. Parang mas nagiging viral pa yon kisa doon sa action plan ng gobyerno at tsaka action taken ng gobyerno, which is yun naman dapat talaga, no? Kasi bilang mamahayag, yun yung hinaantay din natin, lagi nating inaabangan. At saka siyempre yung mga concerned na Pilipino tungkol sa updates, yun talaga yung inaabangan nila, no? So parang may pagkukulang ang ano doon, DOH bilang leading agency. Hindi yung mabagal na response at walang sense of urgency, no? In which tama yun eh. May kasi may mga reported na ano eh, may mga reported na cases. Sige, yung ang highlight na lang natin dito is yung cases ng Marikina, 'di ba? Yung mga marami kasing gustong magpatayo ng accredited testing centers, pero napakabagal yung proseso. Hindi magawang i-expedite ng DOH. That's why sinabi ni Mayor Chuduro ng Marikina that he don't care kung ano man yung pwedeng gawin ng gobyerno sa kanya, no, for not following the protocol. Kasi ang sabi niya nga, by Monday next week, kung hindi pa ma-accredite yung testing center nila dyan sa Marikina, is gagawin na niya, no, for the benefit of his people. Kasi bilang chief executive ng nasabing bayan, siyempre cargo mo yung mga tao mo. Ikaw ba naman yung araw-araw na poputaktihin ng mga text na ganito na, ganito na? Eh, siyempre, at saka siyempre kung concerned ka ng tao mo, talagang by all means, no, regardless of protocol, talagang gagawin mo yan. So for that matter, naintindihan natin si Mayor Chuduro. Okay? So, marami pa yung binanggit eh, na nireport ng media. Pero again, hindi na natin i-discuss ang mga yon, kasi ako mismo, naniniwala ako na hindi pipirmahan ng mga senador yan kung walang legal na basehan. Okay? So, sa ating opinion na lang at pananaw, pag-unawa sa mga nangyayari sa ngayon, no, actually marami talagang lapses ang gobyerno. Parang hindi sineryoso itong pandemic na ito, no? Oo nga, walang ang gamot ang virus, yung COVID-19. But batid naman natin na bago pa pumasok ang virus na yan, no, kalat na yan sa China at ibang bansa. So, ang punto natin dito, dapat naagapan natin yung pagpasok. O kung hindi man, na-contain natin yung spread out ng virus.
No, yun yung pagkukulang ng gobyerno, no, maram ng gobyerno, no, particularly DOH bilang leading agency, no, although yung performance naman ng government as a whole talaga naman ano, kahit so far na gumagawa naman ng gobyerno ang ng talagang action, yun nga lang talaga we can say kulang. Okay, so dahil nga rin siguro sa katigasan ng ano, katigasan ng compliance ng tao, no, kaya hindi rin natin masisisi ang gobyerno for that matter, no. Pero yun nga, again, yun nga yung sinasabi ko, sana na prevent and then na contain, no. Dapat alam nila yan, magagaling yung mga taong gobyerno na yan, eh. And then ang ano ko diyan, no, ang pinaka rason ko kung bakit ako kumbinsido ako na, kasi ako kumbinsido ako na dapat talagang mag-resign si Secretario Duque. No, aside from the fact na inimbestigahan siya, no, nung bago pa pumutok yung COVID-19, siguro lesson na yun sa kanya kasi na nag-step up in. Eh, 'di ba may mga issues na ibinato sa kanya, no, dapat nag-step up siya para naging proactive siya. Hindi siya naging proactive, no? Oh, meron tinatawag diyan, no, hindi dapat proactive lang, dapat nagiging predictive siya. Kasi bago naman pumasok yung virus na 'yan, nandun na sa ibang bansa, eh. So 'yun yung nagiging ano diyan. At saka 'yun nga, again, bilang taong nakaranas mamuno ng mga organisasyon, ang nakita ko talagang pagkakamali ni Secretario Duque, wala siyang moral ascendancy na humawak dahil ang daming nalagas sa kanyang mga hanay, no? Hindi niya dapat, ano, he cannot afford to lose yung mga tao niya. Yun yung nagiging problema. Ang daming doctors, nurses, health workers, no? And even frontliners, no? Bakit ganun? Doon tayo nagkulang, no? Kung hindi man tayo, hindi man natin naagapan yung o na prevent yung prevention measures, dapat yung protection, bakit nila hinayaan yung mga doctors na yan, di ba? Well, imposible naman, wala silang sistema, eh, di ba? Biruin mo mag-aaral yung doktor ng ilang taon, magpa-practice pa yan, tapos mamatay lang dahil sa COVID-19 na yan. O nga, again, wala ngang gamot ang virus, pero mayroong paraan para hindi ka mahawa. Di ba? Sila naman mismo yung nagsasabi. So, anong paraan ang ginawa ng pamunuan ng DOH para sa kanyang mga tao? Yun yung malaking pagkukulang. Bakit hindi hinayaan niyang namatay yung mga tao niya na pwede naman makaiwas? Di ba? Pwede naman silang gumamit ng protective equipment. No? Kung kulang ang resources ng gobyerno, bilang lead agency at bilang namumuno, dapat he must ensure na yung mga tao niya, yung mga unang gumamit ng mga protective equipment na yan. Di ba? Hindi nila na-anticipate yun. No? Kine-question nila ngayon, sinisisi nila ngayon yung tao na bakit yung tao daw hindi nag-declare ng tamang ng totoo na hindi na galing siya ng abroad. Eh, alam naman nila yon, nature ng pasyente yon. Dapat inanticipate nila yon, no? Sa kanila sisisihin yung tao, patay na. Eh ano pang magagawa ng tao na yon? Dapat inanticipate na yon na talagang bago gamutin yung COVID-19 patient, dapat kumpleto ka ng protective gear, PPE. Ayun yung pagkukulang na nakita natin. Na siyempre, dapat bilang pangulo, dapat siguruhin mo na yung mga tao mo, hindi ka malagasan. Ang daming nalagas sa anay ng DOH. No, so, for that matter, yung responsibility kasi yun, eh. Yung responsibility issue, no, doon talaga malaki ang pagkukulang niya doon. No? Yung accountability, bahala na ang gobyerno dyan kung ano, kasi pandemic naman to. Okay? Anyway, no, I believe that all of the contents of our discussions are legitimate and with sense, no? Kasi mahirap naman magbitaw ng mga fake news, no? So, that's all mga kasiyasat, no? Do not forget to like and share these videos.
no, para naman ma-reach out yung iba, no? And you can always give your opinion, no? Kung may mga komento kayo, iwan nyo lang doon sa comment section ng video ito para mabasa naman natin at makita natin kung ano yung pagkukulang natin na pwede pa nating i-improve. Okay? At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates, no? Buksan nyo lang yung Siyasat channel, then pindutin lang yung subscribe. Color red yun, no? Okay? And laging tandaan, iwasan natin ang fake news. Huwag tayong palilin lang, no? At ugaliin nating magsiyasat sa lahat ng bagay at lahat ng pagkakataon. Okay? Thank you at maraming salamat. Salute!